naman, si babae, lalaki, pagmamahal ng asawa sa kanyang asawang babae. Diba? So, this is a redeeming love and sacrificial love. Diba? Kapag, diba pag nag-asawa na tayo, ang focus natin hindi na sa sarili natin. Kung hindi sa partner na natin. At sa mga magiging anak natin. Nawawala na yung, ano ba tawag doon? Nawawala na yung ano natin sa ating sarili. So, yun yung nagiging mas madalas na tayo yung kababaihan, tayo yung nagsasaklipisyo para sa ikagaganda ng ating pagsasama. So, yun yung itinuturo ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 7, God chose us in Him before the creation of the world to be holy without sin in His presence. So, ang pagsasama natin, kailangan may matibay